queens out there, hello, hello, and welcome back to my channel, Mardo's Tea Vlogs. Guys, gusto nyo bang matuto kung paano na gumawa ng mga background na ganito? So, I will show you guys kung paano ko ginawa ito. At least, magkaroon kayo ng idea how to do this in the KineMaster editing app. Okay, play ko siya, okay? Ayan siya guys, oh. O diba, very cool. Pakita ko sa inyo kung paano na ginawa ko ang background na ito. Okay guys, welcome back. So we are here now sa ating KineMaster at ipapakita ko na guys kung paano ko nga naginawa ang background ng video ko na yon. Okay, so first of all guys, click the plus sign. Yes, so dito tayo dinadala guys. So pipili tayo ngayon kung anong ratio ang gusto natin. Kapag gagawa po tayo ng thumbnails to be the 16.9, okay? 16.9 ratio lagi. So guys, ito. So I preferred guys na kukuha muna tayo ng black na background, okay? So dito sa media guys, ito. Sinirkalan ko na ito. Dito kayo magki-click. Ayan, and so, ayan, so meron na tayo dito pagpipilian, background, favorites, cloud storage, at lahat na po ng inyong library or lahat na ng inyong mga album, okay? So ngayon, andito ang background guys, eto, yan, click natin, dahil kukuha tayo ng black, okay? Eto na ang black guys, eto. Ayan, click natin siya. So, andito na siya guys, oh. Ayan. So, i-pull natin siya papunta sa right. Ayan. So, ganito guys. Okay? Ayan. Ayan. So, i-click natin yung check. Check natin. And then guys, what's next? So, i-press natin uli yung layer. Okay? Dahil kukunin na po natin ang ating video na aking na-prepare, okay? So, click the layer. And, after the layer, guys, pupunta tayo sa media. Ito, yung pinaka-taas. Andito. Ayan, media. So, pupunta tayo ngayon sa export kasi andoon yung aking video. Yan, guys. Ito na ang video na pin-repair ko para naman mapadali tayo ng pag-explain o pagtuturo sa oras na ito. So, ito guys, kinlik ko na. Ito guys, ang aking video. Okay? So, ito yung lalagyan natin ng background. Ng simpleng background. Nakagaya ng pinakita ko kanina na para bang bintana. Okay? So, yun nga, bintana nga guys. Okay? So, yan. So, ipupwesto natin siya guys. Maaring ganyan. Mamaya, ayusin natin kapag nailagay na natin yung ating kukuning 3D na background. Okay? So, ngayon nga at naipwesto na natin ang ating kinuhang video, ngayon naman, i-check natin guys. Check. And now, punta ulit tayo sa layer guys. Ito, sa layer. Punta tayo ulit sa layer kasi pupunta tayo sa overlay. So, overlay. Media, effect, overlay. Andito, sa pinakagitna ang overlay, guys. Okay? Overlay. Yan. Kasi, guys, pipili ako ngayon o pupuntahan ko ngayon yung 3D na overlay. 3D na icon na parabang bintana. Okay? Ay, asa na siya? Ayan, guys. So, eto na yung 3D sticker. 3D sticker ang tawag niya dito. Pero guys, ito yung pinaka... Yan. So, nagsisilbi itong pinaka background niya. Okay? Ayan. And so, let us see guys. Kasi nga makikita ninyo dito guys. Oh. Ayan. Ayan ang style mga 3D. Yan. Ayan. Okay? So, ang dami ninyong pagpilian. Ayan. Ganyan siya guys. Ito naman. Ganyan. Eto, ganyan din siya guys. Napaka-weird niya guys, okay? So, kung sino man ang gusto ng mga ganito sa inyo, ay pwedeng-pwede guys. So, mag-install lamang kayo dito sa KineMaster. Eto pa guys, yan ang maganda, okay?
Ayan, ginamit ko na ito before, guys. And ito pa, guys, yan, parang napunit lang na papel, okay? Yan. So, guys, na-check na natin lahat, pero there is one that called my attention last time. That's why I tried it, okay? Eto, guys, oh, ayan. Eto siya. Kaya nga na, oh, parang nasa bintana ka, okay? So, ito ay tinatawag na 3D sticker, okay? Andito siya, guys, oh. Eto sa may overlay. So, na-install ko siya, kaya nga nandito na siya. Pwede naman na mas malapad o pwede naman na mas makitid siya. Depende sa inyo, guys. So, ako, guys, mas gusto kong yan. So, makita talaga yung kanyang mga frame. Yan. Gusto ko talaga makita yung mga frame niya. Okay? So, para kayong nasa bintana talaga, guys. So, ganyan lang kadali, guys, maggawa ng 3D na sticker. Okay? Yung pinaka anong tawag dito? Para siyang ka-photo grid. Okay? Para siya nga na photo grid, okay? Pero ang tawag dito is 3D sticker. Ayan, guys. So, makukuha lamang ninyo ang mga icons na to o mga overlays na to dito sa KineMaster. And so, guys, sa next time na aking pagbabahagi, ay babahagi ko sa inyo kung papaano na mag-install, mag-download ng mga ganitong mga overlays dito sa KineMaster mismo. Okay, guys? And so, yeah. So, tapusin muna natin ito, guys. And para ito ay tapos na, guys. Ayan. So, dahil video ito, guys, ganyan siya, guys. Okay? Ayan. So, hindi na siya kanina, guys, is pure blue yung nasa kanyang background. Okay? Ngayon naman, ayan, so ayusin natin siya. Ayusin nyo, guys. So, ayan, medyo ipagitna ninyo yung video nyo. And then, ayan. So, iayos nyo rin, guys. Okay? So, ito, ayan. Ayos nyo mabuti. Maliit. Paliitin natin. Ayan, paliitin ng konti. Ayan siya, guys. Eksakto. Ayan. And, ayan natin ng konti. Ito, i-billing natin. Dito. Ayan. And so, ayan siya, guys. Ayan. Ayan. Tama lang. Ayan, guys. So, ayan. Okay, ayan. So, ganyan lang siya, guys. So, maayos na siya. And then, i-play natin. Oh, diba, guys? Very cool. Ayan. So, ganyan lang po, guys, mag-gawa ng isang background na 3D sticker. Okay? Ayan, so see you around, guys, sa mga susunod na aking mga videos at kung ano naman ang ituturo ko ay yung kung paano tayo mag-install. Ayan, kung paano tayo mag-install, guys, ng ating mga overlays, ng mga stickers, mga kung ano-ano pa, guys, okay? Kasi pupunta tayo sa store. Ayan, ito ang KineMaster Asset Store. So, ito, guys, ang aking ipapaliwanag sa next na aking mga video. Okay? Thank you so much for coming, guys. And thank you so much for watching. Thank you for your support. And see you around sa aking next na tutorial.